Ito ang mga kamamsis, ka-farmers, ang binili kong puro kakang gata. 40 pesos each ang bawat supot niyan. At isasaling ko lamang dito upang mas madaling ibuhos para hindi tumapon. Tuturuan ko kayo kung paano gumawa ng latik. So ito ay may 800 ml. Open the stove. Ilagay na po natin ang ating burong kakang gata. Yan. And nasa high heat po ang ating apoy. Ayan, kumukulo na ang ating kakang gata. In a few seconds ay aking hahaluin. And now, pwede na po natin yung haluin. Dahan-dahan lamang po para hindi masira ang ating gata. At muli nating tatakpan. Yan ho kagandahan pagka-citro ang ating takip. Nakikita po natin ang ating niluluto. Atin muling tingnan kung ano ba ang kanyang itsura na. Ayan. At isa nga palang tip mga kamamsis, ka-farmers. Pag gumagawa po kayo ng latik, huwag nyong sa una ay huwag kayong halo ng halo. Sapagkat hindi ho yan mabubuo. Kapag ka ho medyo tansyado nyo medyo ganito na, dahan-dahan nyo po yung hahaluin. Upang ang inyong latik ay buo. Kumbaga maganda ang kanyang bilog. Hindi durog. Yan. At dahan-dahan lamang po. Muli kong tatakpan at pamaya akin ng hahaluin muli. Ayan mga kamamsis, ka-farmers, at pasensya na po uli kayo sapagkat napakalakas ng ulan. Ayan. At kanina ay hinahalo ko na rin yan. Ayan. At yan ang itsura ng ating latik. At hindi ko siya pinababayaan, pamaya-maya ay hinahalo ko siya sapagkat baka masunog. Nasakto naman kasi. Kung kailan ako'y nagluluto, ay saka naman lumakas ang ulan. And at this point, hindi na po natin to dapat pabayaan sapagkat mabilis na po itong masusunog or mas magiging dark. Kaya ito po ay atin ang aalagaan. Titingnan po natin kung every seconds ay ating hahaluin upang hindi manikit at masyadong mamula. Kung mapapansin nyo ay napakaganda ng size ng ating latik. Ayan. Malalaki ang bilog niya at hindi durog. Yun ang sinasabi ko na pagkabago-bago pa lang, itong kumukulo ay huwag mo nang haluin ng haluin. And pagka ganito namang estado na niya, ay dapat na po natin siyang alagaan para hindi matunog. And saktong-sakto rin ang ating lulutuin, kalamay latik. Sapagkat malakas ang ulan, ay malamig ang panahon. Kaya saktong-sakto naman na mayroon tayong kalamay latik. Ayan, at almost done na po yan. At hindi ko mapigilan tikman. Ayan, hindi ko mapigilan na hindi siya titikman. Alam niyo po bang nung araw, pagka nagluluto ang nanay ko ng puto, ay aming pinapapak ang mga latik. Kaya ang sabi niya, wala na ako ilalagay sa puto ko. Kada dadaan kami, kuha kami ng pirapiranggot ng ganitong latik. Takan niya, titikman niya. Mainit. Sarap. Ang sarap po mga kamamsis. Manamis-namis. Alam na alam yung press na press ang ating kakang gata. Ayan. Ang sarap. Malinamnam. And after 30 seconds, akin na po itong papatayin. Sapagkat ang init ng ating langis ay magpapaluto pa sa ating latik. Off the stove.